everyone! Welcome back to my channel and for today's video, mag-experiment tayo at mag-create ng Christmas-inspired makeup look. If you want to know kung paano ko nga ba ginawa itong Christmas makeup na to, stay tuned and keep on watching. Para hindi tayo masyadong magtagal at maging mahaba itong video na to, naglagay na ako ng foundation, ng kilay, at ginawa ko na rin yung eyeshadow ko dito sa left side. So, ang ipapakita ko naman sa inyo ay paano nga ba ito gawin dito naman sa right side. Na nga pala guys, gumamit ako ng eyeshadow base or yung eyeshadow primer. Ang ginamit ko ay itong Essence I Love Stage. Ayan. So, nakuha ko to noong 12-12 at super discounted siya. Ilalagay ko na lang kung saan shop ko to nakuha sa description box. Sa mga hindi nakakaalam, ang eyeshadow primer o yung eyeshadow base ay nakakatulong para mas maging pigmented yung eyeshadow na ilalagay niyo. Yung gagamitin pala nating eyeshadow palette guys ay itong color board ng Beauty Glaze. Ayan. So, nabili ko siya ilang months na. Ayan. So, kaya ko siya binili dahil marami na siyang palette o yung colors na pwede mong gamitin. So, una dito tayo sa mga orange. Yung second. Isa pang technique guys para mas maging pigmented ang eyeshadow ninyo ay i-spray nyo siya ng makeup setting spray. Ayan. So, ispray lang natin. Then, gagamitin ko lang itong color na to. So, ipiblend lang natin siya onte. Parang ito yung magiging base color niya. Tap lang natin yung excess powder. So nga pala guys, sinubukan kong gamitin yung glitter niya dito sa palette na to. Hindi ko siya masyadong bet kahit gumamit na ako ng glitter glue. Kaya iba yung gagamitin natin or yung ilalagay natin sa eyeshadow natin. Ay, sa eyelids. Sorry. Sa eyelids. Then, gagamit tayo ng isa pang palette, guys. Ito, medyo matagal ko na itong, ano na ito eh. Kawawa na nga siya itong palette na to. Yung Beauty Glaze Gorgeous Me. Ayan. So, using another brush. So, sprayan muna natin. Dito pala sa makeup look na to, guys. Tsaga-tsaga. Medyo mahirap kasi siya. Para sa akin. Ayan. So, medyo tsagain natin siya. May color red dito, guys. So, gamitin natin yung itong dalawa na to. Ayan, kakombine ko. Ang kagandahan dito guys, though medyo powdery siya, pero pigmented naman siya. Gagawin nyo lang na technique, tap nyo lang yung excess powder niya. Then, dito tayo sa may area, sa may outer. Tapos, blend lang natin. Ayan. Nag-intensify siya ngayon. Blend nyo lang. Pag masyado pa lang nasobrahan guys, halimbawa yung dito sa gilid, lilinisan na lang natin yan mamaya ng using concealer o yung kulay ng foundation niya. Then, gumamit tayo ng isang brush. Ibang brush na to guys ha. So, hindi ko to nilagay sa eyeshadow palette or hindi ko siya binit. So, blend lang natin. Tapos, balikan lang natin. Dito kasi, pag may makeup ka, okay lang na may binabalikat ka. Oo, natuwa ko sa sarili ko. Pero, yeah, sa makeup lang. Guys, pag hindi pala masyadong pigmented yung eyeshadow na ginagamit ninyo, o kaya hindi pa sapat, or hindi ka pa okay doon sa color niya, pwede kang gumamit ng lipstick, yung red lipstick ninyo. So, para mas maging pop na pop yung kulay. So, dito, gagamit ako ng, meron ako yung ColourPop na Ultra Matte Lip. Ayan. Nakuha ko rin to sa sale. So, instead na yung mismong applicator niyang ilagay nyo sa may eyelid nyo, paglagay lang kayo dito ng dot sa may kamay nyo. Tapos, yun yung pick up nyo using your brush. So, ayan. Lagay nyo lang.
Then, lagay dito sa ID. I-blend nyo lang agad, lalo na kung madali siyang matuyo. Para mas maging red siya. Ayan. So, para medyo may smoky effect siya, gamit tayo ng another brush. So, dapat marami kang brush, no? So, isprayan ko lang. Tapos, onting brown. Gamit tayo ng shade ng brown. So, ito na lang ang gagamitin ko. Ang ginagamit ko pa rin, guys, ngayon ay yung Gorgeous Me na eyeshadow palette ng Beauty Glaze. Dito lang sa may outer corner. Blend lang natin dito. Para medyo mag-smoky siya. Tap the excess powder, then blend. Tapos, maglalagay ako dito sa may gitna, this one. So, gaganyan ko lang. Pag nag-a-apply ako ng may shimmer, guys, mas gusto ko na gamit yung finger ko kesa yung brush. Piling ko kasi mas kapit siya. So, lalagay ko lang dito sa gitna. O, diba? Pigmented siya, guys. Pero, hindi lang yun ang lalagay natin. Ito naman, using another finger, this one, ayan, ito. Doon sa may inner corners, tapos i-blend natin siya nung nasa gitna. Ayan. Tapos, punasan lang natin yung finger natin. Okay? Then, let's use this one. Ito. Dito banda. Yan lang natin. Once na okay yan, use your brush ulit. Balikan ulit natin siya. Yung pang blend lang natin na brush. This one. Yan. Yung ginamit natin para sa red, i-blend lang natin dito. Then, onto dito sa inner corner. Yung ginagawa natin, guys, medyo nandun pa tayo sa average. Hindi pa siya ganun kahirap. Kasi mas pinaka nahirapan ako, mas na nga pinaka pa, no? Yung sa pinaka nahirapan ako ay yung paglalagay ng eyeliner. So, ganyan muna yun, guys. Hayaan lang muna natin yung sa gilid. Mamaya lilinisin na lang natin yan. Let's now proceed sa paglalagay ng eyeliner. Sa eyeliner, guys, nakabili ako ng mga colored eyeliners. Shopee, syempre. Alam niyo na yon. Ang tatak niya. So, hindi ko alam kung paano basahin ito eh. Pudayer? Kung ano man, nalagay ko na yung pangalan. So, I don't know if makikita ninyo kung ano ang tatak niya. Pero ilalagay ko na lang din sa description box kung saan kong Shopee store nabili ito. Ayan ang itsura niya. So, I got white, may red ako, may green, may yellow, at may blue. But for this video, ang gagamitin natin ay yung white, green, at red. Ito yung white. Felt tip siya, guys. Swatch natin. So, ito yung white. Ayan. Ito yung white. Then, yung green niya, medyo watery siya, guys. Ito yung green. Pigmented naman. Yung white lang yung medyo challenging. Ito yung red. Ito yung blue. Ayan, watery lang siya pa isa. Blue. And last one ay yung yellow. Ayan, guys. So, medyo madali naman siyang matuyo. Ayan. So, tuyo na siya. Diba? Saglit lang. Ayan, tuyo na siya. Ito, guys. So, kung gagamitin nyo lang yung fingers nyo, tapos hindi naman siya totally i-rub ninyo, hindi siya madaling matanggal. Pero pag water, medyo, ang weakness siya syempre, yung oil-based na pangalis ng makeup, yun. Now, dun sa paglalagay ng white eyeliner, guys,
Kasi syempre gumamit kayo ng eyeshadow powder, medyo may tendency na hindi siya maging pure white. So ano ang gagawin niyo doon? You have two options. Actually, pwedeng maglagay kayo ng concealer muna. So yung part na lalagyan niyo ng eyeliner, lalagyan niyo ng manipis na concealer, or hahayaan niyo muna siya na matuyo. Paglagay niyo na first layer na 'to, pag ituyo noon, tatapalan niyo siya ulit ng 2 to 3 layers pa para makita yung white. Ang disadvantage ng ito, guys, syempre parang yung sa mga highlighters, pag nadikit siya sa ibang color, 'di ba, parang maa-absorb niyo 'yon. So ganun din itong eyeliner na 'to. Maa-absorb niya yung kulay ng eyeshadow ninyo, tapos mag-mix siya at hindi siya magiging pure white. To avoid that, gagamit ako ng concealer or nitong eyeshadow base ko. Lalagyan ko lang using yung manipis na brush. So, ang gagawin ko ay yan. Yung concealer nyo o yung eyeshadow base ninyo, maglalagay lang ako dito sa kamay ko. Then, using a thin brush. Ayan, manipis na brush. Dip lang natin. Tapos, ang gagawin ko ay maglilinya ko dito kung saan ko lalagyan ng eyeliner. Ayan. Mahalaga, guys, na manipis ang brush ninyo. Kung ano yung dapat same siya ng thickness or ng pagiging manipis niya na mismong ginagamit yung brush for eyeliners o yung mga eyeliner pen. Gumamit pala ako, nahaluan ko siya nitong infallible full wear na concealer. Ayan. Kasi mas light to. Pero manipis lang, guys, kasi pag sobrang kapal, magbubuo-buo na may concealer ninyo doon sa may eyelids nyo. Pangit yun. Yan, guys. So, meron na siya. Ginawa ko tong technique to, guys, kasi yung nabili kong eyeliner ay watery siya. So, ayan, guys. Tapos na. Nakapag-outline na ako using the concealer. Hindi ako makatingin muna sa camera. Kasi kanina, habang basa siya, tapos pagtingin ko sa camera, besh, may linya na rin doon. So, hayaan nyo muna na matuyo yung concealer. Tuyo na siya. Remember, guys, dapat tuyo po muna yung concealer ninyo. At huwag kayong patong ng patong ng concealer kasi kakapal siya tapos magbubuo-buo siya sa eyelids. A few moments later. Then, once na okay na, guys, yung white eyeliner natin, gagamitin natin yung red eyeliner natin. So, try nyo na maging parehas yung design ng dalawa. Alternate nyo lang yung red, green, red, green. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ayan na! Saya mo. Gawin na natin yung color green sa baba. For this one, guys, doon sa color green naman sa baba, nagamit tayo ng manipis na brush. Liit lang. Then, isprayan ko lang ulit. Tapos, ang gagamitin natin ay yung color board beauty glaze. Balik tayo dito. Dami kong binabalikan ngayon dito, ha. So, itong green na to. Ayan. Dip lang natin siya doon. Tapos, tap the excess. Yung mga excess, tinatap yan. Dito, sa baba. Ayan. Kung medyo sensitive kayo at madali kayong maluha, dahan-dahan lang. Sobrang
na tayo. Then, gamitin natin itong green here. Tap the excess. Blend lang natin siya. Medyo ikakalit natin siya pababa. Medyo ikakalit natin siya. So, dahil wala akong yellow-green dito, kunwari, nagpe-paint tayo. Gamitin natin itong yellow. Blend natin. Oh, di ba? Nagkado siya, oh. So, babalikan ko lang ulit. At yellow. Sana hindi po ako nakanga habang naglalagay ng eyeshadow, no? Lagay naman natin ng onting shimmer. Gamitin natin ito. Ayan. Ang green na yun. And then, tap the excess ulit. Maglalang natin dito sa mga bandang baba, i-blend natin. Para medyo may dark onte, dito gamitin natin ito. Ayan. Ngayon naman guys, gamit naman ako ng eyeliner pencil ng Eye Magic. Lagay lang natin siya sa may waterline natin. Gagamit lang ako ng brush para ma-blend siya. Ayan. Panibagong brush ulit guys. Next, maglalagay naman tayo ng mascara. But before that, curl muna natin yung mga eyelashes natin. Ayan. So, i-brush lang natin yung mga naiwan. Yung gagamitin natin sa mascara, guys, ay itong Maybelline The Falsies Lash Lift. Ayan. So, ito yung favorite kong mascara ngayon. Hindi na ako naglagay, guys, ng falsies talaga or false eyelashes kasi medyo matatabunan yung eyeliner natin. Pero if you want na maglagay ng false eyelashes, why not? Go ahead! Yan. Ang maganda dito kasi, guys, nalilengthen niya yung eyelashes niyo tsaka na-volumize niya. Ngayon guys, tapos na tayo sa eye makeup natin. So, babalikan ko kayo mamaya na tapusin ko lang yung makeup ko. Ayan guys, tulad ng nasa title, magpapag-giveaway tayo sa video na ito. So, dahil Christmas season at may mga okasyon na darating pa like New Year, naisip ko na isabay natin o ibagay natin yung giveaway ko this time. So, ano nga ba yung giveaway ko? Hindi po siya makeup products. Kung hindi, prepaid load. Kasi diba, syempre, dahil ngayon na may okasyon tayo, mahalaga na makausap, matawagan, chat, or video call man lang natin ang ating mga mahal sa buhay kahit nasaan man silang lugar. At dahil we are celebrating 500 subscribers, may isang lucky winner na mananalo ng 500 peso load at may rin namang lucky winner sa mananalo ng tigo 100 peso load. Oh my God! Okay, it's happening! Everybody stay calm! Everybody stay calm! Here are the mechanics. Number 1, give this video a thumbs up at make sure na nakasubscribe ka na sa channel ko. Number 2, share this video on your Facebook account, tag 3 of your friends, at siguraduhin na naka-public post ko ito para ma-verify namin. Number 3, follow me on my Instagram account. And number 4, balik ka sa video na to and comment down below your Facebook name and your IG account. Ang duration ng giveaway na to ay until December 30, 2020 at matatanggap nyo agad ang prepaid load ninyo for sure. So that's all. Balik na tayo sa video!
So guys, ito na yung final look natin. Party-party na. Christmas sa Christmas na. And sana guys, nagustuhan ninyo itong video na to. And give this video a thumbs up. If you have any other suggestions or comments, please comment it down below. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, click the subscribe button, pati na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang videos. So that's it for today. God bless and happy holidays! Merry Christmas!